Isa lamang ito sa pinakasikat na kanta ni Selena bago siya namatay sa edad na 23. Si Selena Quintanilla ay isang Latin singer ng makabagong musika. Siya ay nag-ambag ng malaking pagbabago sa genrang Tejano music, kaya't kanyang natanggap ang palayaw na Queen of Tejano Music. Ngunit ang nagbukas sa kanya upang maging isang tunay na icon ay ang mapait niyang kamatayan noong 1995. Si Selena Quintanilla ay ipinanganak noong April 16, 1971 sa Lake Jackson, Texas. Bata pa lamang si Selena ay nagsimula na siyang mag-perform sa restaurant ng kanyang pamilya na tinatawag na Papagayos. Hindi nagtagal, nagpasya ang kanyang ama na pagsamahin ang kanyang tatlong anak upang lumikha ng isang grupo na tinawag niyang Los Dinos, kabilang si Selena, ang kanyang kapatid na si Suzette sa drums at ang kanyang kapatid na si Ivy sa bass. Noong 1981, nagsara ang kanilang restaurant at nawalan sila ng tahanan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya sa Texas. Dahil dito, napilitan silang mag-perform sa mga kalsada, nagtanghal sa mga kasal at mga nightclubs. Binuo rin nila ang genrang rock and roll na pinagsama-sama ng tradisyonal na musikang Meksikano. Ang musikang ito, na tinawag na Tejano, ay naging labis na popular sa buong timog kanlurang Estados Unidos at Mexico. Matapos maglabas ng maraming album, kasama ang Selena, Los Dinos, pumirma si Selena sa EMI Latin noong 1989 at inilabas ang kanyang self-titled na album noong October 17, 1989. Tinaguri ang reyna ng Tejano music, patuloy na naging isa si Selena sa mga pinakamabentang babaeng artista ng Latin music. Ayon sa Billboard, may higit sa 65 milyong unit ang kanyang nabenta sa buong mundo. Matapos sumali ni Chris Perez sa Selena, Los Dinos bilang gitarista, nagka-developan ang dalawa bagamat hindi ito pabor sa kanyang ama. Nang malaman niya na ang dalawa ay palihim na nagkikita, pinaalis niya si Chris sa grupo. Noong sila'y lumayas at nagpakasal noong 1992, siya ay naging opisyal na solo artist bilang si Selena Quintanilla Perez. Patuloy na nagningning ang bituin ni Selena noong mga huling bahagi ng dekada 80 at simula ng dekada 90 at siya'y pinili pa ng Coca-Cola na maging tagapagsalita ng kanilang brand noong 1989. Noong 1994, inilabas ni Selena ang Amor Prohibido, na naging isa sa mga pinakamabentang album ng Latin sa Estados Unidos. Noong March 1, 1994, nakuha ni Selena ang parangal na Grammy Award for Best Mexican-American Album para sa kanyang album na Live. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa musika, nagsikap din si Selena na magtayo ng iba't ibang negosyo, kabilang ang pagbubukas ng dalawang boutique at salon na tinawag na Selena etc. noong 1994, kung saan ibinenta niya ang kanyang mga signature line na mga damit at alahas. Paano nga ba namatay si Selena? Ang Latina musician na si Selena Quintanilla Perez ay pinatay noong March 31, 1995. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang isang tama ng bala sa kanyang likod. Ang bala ay tumama sa kanyang subclavian artery sa kanang bahagi, na nagdulot ng matinding pagkawala ng dugo. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay hypovolemic shock. Si Quintanilla ay binaril ni Yolanda Saldivar, isang malapit na kaibigan at presidente ng kanyang fans club na nakabase sa San Antonio. Ang pagpatay ay naganap matapos ang isang pagtatalo sa motel na Days Inn sa Corpus Christi. Sino nga ba si Yolanda Saldivar? Si Yolanda Saldivar ay naging isang masugid na tagahanga ni Selena matapos mapanood ang kanyang pagtatanghal noong unang bahagi ng dekada 90. Nagpasya siyang simulan ang isang fans club na nakabase sa San Antonio at ilang beses na nakipag-ugnayan sa ama ng mang-aawit upang hingin kung maari siyang maging presidente ng club. Matapos silang magkita-kita ng personal, pumayag ang ama ni Selena na si Abraham Quintanilla.
Nakilala ni Saldivar si Selena noong December 1991. Nang magtagal, siya ay naging malapit sa mang-aawit. Hindi lamang siya namahala sa fans club, kundi naging mapagkakatiwala ang kaibigan din ng buong pamilya Quintanilla. Inappoint din ni Selena si Saldivar na maging manager sa kanyang mga boutique. Ngunit, sa mga sumunod na taon, napansin nila ang pagbaba ng income at pagkawala ng mga pondo sa dalawang boutique at tanging si Saldivar lamang ang may access sa mga account na ito. Madalas rin na nagrereklamo ang mga empleyado na si Saldivar ay malupit at nagtatanggal ng mga kasamahan na hindi niya gusto. Si Martin Gomez, ang fashion designer ni Selena, ay nagkaroon din ng alitan kay Saldivar. Ibinalita niya sa mang-aawit na ilang buwan na siyang hindi nabibigyan ng sahod. Noong 1995, dumarami ang mga sulat mula sa mga tagahanga ni Selena na nagsasabing nagbayad sila ng kanilang registration fee para makasali sa San Antonio Fans Club. Ngunit hindi nila natatanggap ang mga merchandise at iba pang mga benepisyo na ipinangako sa kanila. Noong Enero 1995, nang imbestigahan ng ama ni Selena ang mga reklamo laban kay Saldivar. Natuklasan niya na bukod sa pag-charge sa company card para sa kanyang mga pangsarili na mga gasto, siya rin ay nag-withdraw ng halos $60,000 mula sa pondo ng mga boutique at mga bayad mula sa fans club. Dahil sa nadiskubre, ipinagbawal na ng ama ni Selena na makipag-ugnayan pa si Saldivar sa kanyang anak. Ngunit sa huli nagtagumpay si Saldivar na kumbinsihin si Selena na makipagkita sa kanya sa isang motel sa Corpus Christi matapos sabihin siya ay dumanas ng sexual assault at kailangan ng suporta. Nagkita si Selena at Saldivar sa motel room nito at napag-usapan rin nila ang tungkol sa mga nawawalang financial statement. Umabot ang kanilang usapan sa isang matinding pag-aaway at opisyal na pinatalsik ng mang-aawit si Saldivar bilang manager sa kanyang mga boutique. Dahil sa pagkamuhi, itinutok ni Saldivar ang baril sa kanya. Akmang tatakbo palabas na sana si Selena sa kwarto nang siya'y binaril sa likod ni Saldivar. Tumama ang bala nito sa kanyang kanang balikat. Nakatakbo pa si Selena patungo sa lobby ng motel at sumisigaw ng tulong. Tumawag kaagad ng mga emergency services ang mga staff ng motel. Nagtangka rin silang pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang balikat, ngunit ang hindi nila alam, tinamaan pala ng bala ang isang pangunahing artery, ang subclavian artery. Ito ay responsable sa pagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa iba't ibang bahagi ng braso, kamay at mga iba pang bahagi ng katawan. Bago pa man dumating ang mga ambulansya, 2 minuto matapos na sila ay matawagan. Ang mga awit ay nawalan na ng ulirat dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Siya ay dinala sa Corpus Christi Hospital kung saan siya ay idineklarang dead on arrival. Siya ay 23 years old. Matapos dalhin ang mga awit sa ospital, sinubukang lumisan ni Saldivar sa motel. Ngunit, siya ay pinigilan ng mga pulis na humantong sa 9 na oras na standoff. Naroon lamang siya sa loob ng kanyang sasakyan at nagbabanta din siya na papatayin ang sarili. Kalaunan ay sumuko rin si Saldivar. Sa pagtatapos ng standoff, isang malaking kumpol ng mga tagahanga ni Selena ang nagtipon sa labas ng motel. Si Saldivar ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 30 taon. Ang pagkamatay ni Selena ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na epekto sa komunidad ng mga Latin American, lalo na sa Estados Unidos pati na rin sa iba pang mga lugar. Siya ay inilala ng mga politiko, mga kaibigan, kapwa mga kilalang personalidad, at mga tagahanga sa iba't ibang panig ng bansa. Halos 40,000 kataon naman ang dumalo sa kanyang libing. Bago pa man siya mamatay, si Selena ay nakapag-record pa ng isang album sa Ingles na pinamagatang Dreaming of You. Ang proyektong ito ay inilabas matapos ang kanyang pagkamatay at nag-debut sa pinakaunang pwesto sa Billboard 200 chart noong August 4, 1995
at nanatili ito sa Billboard chart ng 49 na linggo. Ang pelikulang Selena ay inihanda rin ilang araw matapos ang pagkamatay ni Selena. Ang pelikula kung saan ginampanan ni Jennifer Lopez ang bida ay naging kanyang malaking breakout role nang ito ay ilabas noong March 21, 1997. Noong 2001, binigyan ng Recording Academy ng Lifetime Achievement Award si Selena sa ika-63rd Grammy Awards, na hintuman ng maaga ang buhay ni Selena, ngunit daladala pa rin siya sa puso at alaala ng kanyang mga tagahanga, lumipas man ang ilang henerasyon.